Aroroy sa probinsya ng Masbate bilang isang first-class municipality na patuloy na umaasenso at umuusbong sa iba't ibang sektor ng kanilang lipunan, lalo na sa usapin ng turismo at pangkabuhayan. Aroroy is a happy place. Yeah, meron tayong mga falls. We have Obo Falls in Bunakan, and we also have Lumoklo Falls in Matalang-Talang. And aside from that, meron tayong Villa Candelaria, HD Beach Resort. We also have mga undiscovered sites na konti pa lang yung nakakarating, so hindi pa masyadong na-expose sa maraming tao. Especially dito sa mga ano na to, sa area na to. We have caves, Kalanay Caves, which is very historical. By the way, if in case you still don't know, this area, Matingkal, a prehistoric site kasi 500 BC meron na mga gumagawa ng pots dito, mga banga. And may mga nakuha ng mga burial jars dito sa Barangay Kalanay. Dito sa bayan ng Aroroy, matatagpuan rin ang kakaibang farm resort na hatid ay hindi lang relaxing place dahil sa napakalawak na lugar na meron sila. Bagkus ang excitement at magandang memories na ibibigay sa'yo ng resort. Halina't kilalanin natin ang Villa Candelaria Resort dito sa Aroroy, Masbate. Na ang farm resort na ito ay patok na patok hindi lang tuwing summer. Ito ay patuloy na dinarayo anumang araw at okasyon dahil na rin sa napakaraming may offer sa inyo ng resort. Isa sa mga ipinagmamalaki rito, ang kanilang pool na kumpara sa iba, ito ay walang halo ng anumang kemikal. Yes, you heard it right! Ang tubig mula sa pool ng Villa Candelaria Resort ay malinis, malinaw at chlorine-free, kung kaya't safe sa lahat. Yung swimming pool namin yun ang pinaka-best na dinadayo dito. Dahil ito lang yung swimming pool na bayo pool. Na yung conventional swimming pool, within 30 minutes, irritated yung mata mo. Pero dito, within 10 hours, wala kang maramdaman dahil natural yung tubig. It's like a mineral water. Naliligo ka sa mineral water. Kaya ito yung binabalik-balikan dito ng mga tao. Bihira to sa entire Philippines. Ito yung hinahanap ng mga naliligo na swimming pool. Dahil pag mapapansin mo, conventional swimming pool, puno ng medisina, nangungulubot yung balat mo. Dito, 10 hours ka nang nakababad, hindi pa, wala kang maramdaman. Talaga, kung kuminsan, maiinom mo. Tapos yung urine niya at saka saliva at saka yung mga chemicals, kinakain ng microbes. Ito kasi microbes na nabubuhay siya sa araw. Pag araw, nagmumultiply siya by the millions, din kakainin niya lahat. Lahat yun, yun ang paborito ng bacteria, na good bacteria, na kakainin niya para maging malinis yung swimming pool. Ito yung definition ng swimming pool namin. Kaya every ano, ang daming pumupunta dito, dinadayo nila dahil sila mismo naka-experience na iba, iba. Maliban dyan, kung ayaw mo naman ng malamig na tubig mula sa labas, meron rin silang private rooms na matatagpuan sa loob ang isang area kung saan nagpro-produce ng organic hot water kung kaya't maaari kang maligo at magbabad rito. Ito ay perfect lalo na kung gusto niyo lamang ng exclusive time with your family, friends, and loved ones. Kasama rin dyan ang isang soundproof na room kung saan maaari naman kayong mag-videoke. Ang kanilang hotel ay open rin sa mga guest at sinisiguradong magiging komportable ang lahat sa kanilang stay. Kung naghahanap naman kayo ng lugar na pagdadausan ninyo ng mga event, ang resort ay bukas rin dito. Sila ay mayroong malaking function hall na maaaring maging venue para sa inyong special occasions.
Hindi lang yan, ang resort ay mayroon ring iba't ibang rides na maaari mong ma-experience at magamit sa paglilibot sa resort. So, mayroon kami ng zip line, mayroon kami bike line, mayroon kami lagoon na pwedeng pag kayong kayak, katulad ng Bingham Park. Tapos mayroon kami ng fish pond na malalaking hito, malalaking African hito. Tapos mayroon siyang tilapia, ganun. Tapos mayroon kami mga ATV, UTV. Dahil na rin sa ang resort ay isang agricultural farm, makakakita ka rin ng iba't ibang uri ng halaman at puno ng prutas rito. Halimbawa na lamang dito ay ang mga cactus, pine tree, agar tree, puno ng balimbing, aratilis, papaya, dragon fruit, durian, mangosteen, Peruvian apple at marami pang iba. Isa sa mga rason kung bakit kinagigiliwan ito ng mga taong dumarayo dito ay dahil sa open silang kumuha ng prutas na makikita sa lugar. Siguraduhin lamang na ang prutas na mapipitas ay hinog na upang maiwasan na rin ang pagkasayang ng mga ito kung hindi mapapakinabangan. Nagtanim ako ng sarili ko almost 15,000 nandiyan. Lahat ng klase, durian, mangosteen, rambutan, lahat ng klase ng high value fruit tinanim ko para ipakita ko sa kanila na kung ako nga ay bising-bising tao nakakatanim, kayo pa kaya? Parang ganyan yung principle. Kailangan mo kasi sa Pilipino, to see is to believe. Kaya ipapakita mo sa kanila. Ako, ito paligid ko, almost 15,000 fruit trees. So, ito yung sabi ko nga sa kanila, paraiso na gagawin ko. Dahil pagpasok mo dito, dalhin mo yung pamilya mo, libreng kumain lahat ng prutas. Maliban naman sa mga isda na makikita sa fish pond ng resort, isa rin sa pinagtutuunan ngayon ng pansin ni Mayor Vertucio ay ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga manok sa kanyang farm. Ito ay hindi lamang simpleng pampalipas oras para sa kanya, kundi ang magandang proyekto at hangarin sa likod nito. Actually, ito free-range chicken to. Tapos, wala pa nito dito sa aming bayan. So, pinag-isipan ko na i-cultivate ito. Nagbili ako ng almost 6 na incubator at saka hatchery. So, every 5 days, mayroon akong 500 hatches na mga sisiw. Then, i-grenow up ko. Then, sinanay ko sa paligid. Sinanay ko. Then, sinanay ko rin kumain ng damo at saka yung mga iba't ibang uri ng mga green leaf. Tapos yung mga sobra namin na vegetable, dahil may vegetable production din kami, pinapakain namin. Tapos naggagawa din kami ng feeds para makatipid kami. Almost 50% ng feeds namin ginagawa namin, so nakakatipid kami. Halimbawa may 10,000 kami everyday na expenses, ano na lang siya, 5,000 na lang. Malaking savings yun, converted into kita. At the same time, bala ko ito pamigay sa mga tao. Ito, egg machine, everyday, mayroon sila ng egg, pwede nilang ibinta para ibili ng bigas, pwede din nila ibinta para mapaiskwila yung mga anak nila. So, hindi nila ito ibibinta dahil gumagawa ito ng pera para sa kanila. So, kung ibinta man nila sa community, nandun pa rin sa community. So, ito yung naisip ko na isang paraan na renewable na resources ng income ng mga tao. Dahil dito, hinihikayat naman ng lahat na makakatanggap ng mga manok na magkaroon ng sapat na kaalaman sa pag-aalaga sa mga ito upang mas maparami at tumagal ito sa kanila. Kaya sabi ko sa kanila, mag-ano muna ako, mag-seminar kung paano alagaan to. Yung may mga certificate na naka-attend ng seminar, iyon ang bibigyan ko ng manok dahil marunong na silang alagaan ito. Pati yung mga medicines, dahil itong manok na ito, adapted sa climate. Ina-adapt ko na para pag bitaw ko sa field, napaka-dali na lang nilang mag-adapt. So, yung mga tirang kanin nila, mga ano, tapos i-feed nila. So, makakatipid yung mga tao. Least yung feeding ano nila. So, pag umitlog ito, since ano ito organic,
ma-address ko din, double purpose, ma-address ko yung nutrition ng mga tao na makakakain ng isang organic egg, ma-address pa yung ulam nila, tapos pag someday, kainin nila yung manok, native ang dating dahil pre-range checking kumakain ito ng mga damo. So ang dami kong na-resolve na problem. Healthy yung tao dahil kumakain ng mga healthy food. Yun ang pananaw ko na kailangan sa community na dapat isulong natin ang mga ganitong project. Para sa lahat ng kababayan ko, mag-undergo muna kayo ng training para mahalin nyo yung manok ko. Minahal ko kasi itong manok ko. Pamimigay ko ito sa inyo para baguhin yung buhay nyo. At saka makatulong ako ng pagbabago sa bayang ito. Naniniwala ako na pag tayo egg-producing municipality, ma-address lang yung malnutrition, ma-address yung needs ng hanap buhay, ma-address yung mga taong nangangailangan ng hanap buhay. So sa akin, tulungan lang tayo. Handa akong magtulong. Handa ko ipagamit yung sarili ko para sa bayan. Yun ang naging pledge ko simula nang ako ay maging mayor. I dedicate myself. Sa kabila nito, ay hindi maipagkakaila na tunay ngang umaasenso at patuloy na nagiging progresibo ang Aruroy, kung kaya't sa mga susunod na taon, hindi imposible na ang kanilang lugar ay maging isang ganap na rin na lungsod. Jane De Guzman para sa BHTV News, Philippines. Thank you.